Hello everyone, welcome back sa aming YouTube channel. Ito ang The Dutch Pinay Couple. Para sa video na ito, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga conditions na kailangang ma-meet kung kayo ay nagbabalak na mag-apply for the Provisional Residence Visa or yung tinatawag na MVV. So, kung kayo ay interesado, please hit like, mag-subscribe ka na rin kung hindi pa, at i-click mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa susunod naming adventure. And please keep on watching! Bago po tayo mag-start, disclaimer lang po, ang lahat ng ibabahagi ko sa inyo ay base sa aking karanasan. Hindi po ako nagtatrabaho sa kahit ano po mang agency ng Pilipinas or ng Netherlands or embassy ng Pilipinas or Netherlands. Okay, so simula na po natin ano-ano ba yung mga conditions na kailangang ma-meet ng Dutch partner at ng foreign partner kung sila ay nagbabalak na mag-apply for MVV. Ayan, so unahin muna natin yung Dutch resident or yung Dutch national. Una po is kailangan na ma-meet niya itong income requirements. Hindi po ina-allow ng Dutch government na gamitin yung public funds or yung social benefits para makuha mo yung iyong partner sa Netherlands. Kailangan na mayroon kang sufficient, independent, long-term means of support. At para mapatunayan mo na mayroon kang sufficient income, dito po pumapasok yung kanyang fixed contract at yung 3-month salary slip. Pero mamaya po natin yan pag-uusapan doon sa mga requirements. Dito muna po tayo sa condition. Next, second condition para sa Dutch citizen or Dutch resident or Dutch national ay kailangan siya yung mag-i-sponsor doon sa kanyang foreign partner. Next, punta naman po tayo doon sa foreign national. Ano-ano ba yung mga conditions na kailangan niyang ma-meet? Siyempre, unang-una po ay nakapasa siya or nakapasa ka sa iyong Civic Integration Examination abroad. So, kailangan mong mag-aral ng Dutch language. At para sa tips at sa frequently asked question, meron po akong vlog para dyan. Ilalagay ko po yung link sa description area ng vlog na ito. Second condition po ay kailangang walang criminal record yung foreign partner. So kung halimbawa ako yung foreign partner, kailangan wala po akong record sa NBI or sa police. Kailangan malinis po yung aking record. Ang sunod naman po ay condition for both parties. Para sa Dutch national at sa foreign partner, kailangan meron po silang relationship. It's either sila ay kasal or registered partner, or meron silang long-term and exclusive relationship. Yung next naman po, kailangan na 21 years old and above kayong parehas. And the last condition is, kailangan na you're going to live together sa Netherlands. Ayan, hindi pwede na i-sponsor ni Dutch resident yung foreign partner niya and then sa iba siya titira. Hindi po, kailangan they're gonna live together in the Netherlands. So, yan po yung mga conditions na kailangang ma-meet both ng Dutch and the foreign partner before sila makapag-apply for the MVV or Provisional Residence Visa. So, kung meron pa po kayong katanungan, please leave a comment in the comment section at susubukan po natin na masagot yan. So, yun pong part 2 ng video na ito. I'm going to talk about the requirements and the procedure for the MVV process. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Please hit like, mag-subscribe ka na rin kung hindi pa, i-click mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa susunod naming adventure. And, please don't forget to share love always! See ya!